Iminungkahi ng isang senador na isailalim na ang buong Pilipinas sa National State of Calamity dahil sa El Nino. Bukod sa epekto sa ating kalusugan, matindi na rin umano ang pinsalang dulot ng matinding init sa sektor ng agrikultura. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Mayo na pero ang tindi pa rin ng init sa malaking bahagi ng bansa. Paulit-ulit na rin ang babala ng mga eksperto na mag-ingat sa heatstroke. Ngayong araw nga, 47 degrees Celsius ang naitalang heat index o damang init sa Dagupan City, Pangasinan. Malapit na yan sa extreme danger level o 52 degrees Celsius pataas. Ayon sa PAGASA, magpapatuloy pa rin sa mga susunod na araw ang 47 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City at Apari, Cagayan. 44 hanggang 45 degrees Celsius naman sa Lawag City, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union at iba Zambales. Dito naman sa Metro Manila, bahagyang bumaba sa 41 degrees Celsius ang heat index forecast sa Science Garden sa Quezon City. Bukod sa perwisyong init na delikado sa kalusugan, malaki na rin ang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sa huling datos nga ng Department of Agriculture, nasa 58,000 hektarya na ang nasirang sakahan sa bansa dahil sa El Nino. Apektado na nito ang kabuhayan ng mahigit 80,000 magsasaka. Sa kabuuan, nasa 1.24 billion pesos na ang pinsalang idinulot ng El Nino sa agrikultura ng bansa. Isa ito sa mga dahilan kaya nanawagan na si Senator Francis Tolentino na isailalim ang buong Pilipinas sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Sa ganitong paraan daw, pwedeng ipatupad ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Hindi naman natin kayang kontrolin ang El Nino. That's a natural weather abnormality. Itong pinanggalingan ko kanina umaga, yung Pili, Camarines Sur, tatlo yung patay because of a heat stroke. Ganong kalaki yung epekto nito. Ang Simbahang Katolika naman naglabas na ng espesyal na panalangin o Oratio Imperata para hilingin umulan na ngayong matindi ang tag-init. Dadasalin yan sa misa sa lahat ng simbahan sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.